Hello guys, kumusta kayo? So balik tayo dito sa ating channel na Math Lahat, kung saan tinuturo natin yung mga theories and principles ng math para sa lahat. So ngayong araw ay pag-uusapan naman natin yung topic na physics, particularly yung fluid mechanics, na pwedeng mapakinabangan ng mga nasa high school or pati na nang nasa college. So dito, pag-aaralan natin yung pressure. Okay? Kasi gusto ko kasing maintindihan nyo yung concept ng pressure. Baka kasi yung iba sa atin ay hindi pa rin alam yung konsepto ng pressure. Bakit meron tayong 14.7 PSI or 760 mm mercury or 29.91 inches of mercury column? Ano bang ibig sabihin ng mga numbers na ito? Okay. So dito, pag-aralan natin yan. So, ang ibig sabihin kasi ng ano, yung 14.7 PSI, sinukat yan guys sa sea level. Ano? Doon siya minisure. Ito. That is measured at sea level. Okay. Sa sea level, halimbawa, kumuha ka ng isang area doon na 1 inch by 1 inch. Diba? So, 1 inch by 1 inch na square. So, 1 square inch. So, yung air, okay, yung air na nakapatong doon sa ibabaw ng 1 inch, okay, nakapatong doon mula sa sea level papunta sa pinakaitaas ng atmosphere hanggang meron pang atmosphere. So, as high as the atmosphere's limit. So, mayroon kasi parang tinatawag na air column, di ba? Air column yun. So, yung air column na yun, pag kinuha mo yung bigat or yung weight niya, magkakaroon siya ng 14.7 pounds. Okay. So, bakit 14.7 PSI ang pressure or 14.7 pound per square inch? Kasi, kinuha mo siya doon sa 1 inch square. Kaya, per square inch. Okay? So, yun ang basehan dyan bakit meron tayong 14.7 PSI. So, itong 14.7 PSI, pag kinuha mo to sa itaas, okay, ito ay sea level. So, pag kinuha mo siya sa itaas, halimbawa 100 feet above sea level nandito, okay? So, ibig sabihin, itong volume na nasa ibaba nito, okay? Yung volume ng air na below dyan sa guhit na yan, okay, hindi na makakasama dun sa mass, okay, or sa weight ng air. Kaya ang kalalabasan, babawas yung volume ng air. Pag bumawas yung volume ng air sa column na ito, babawas din yung weight. So, yung weight, hindi na siya 14.7. Okay, baka 14.5, 14.3, or 14 na lang siya kasi nga nabawasan na siya nitong porsyon na ito. Kaya doon naman, pag kumuha ka doon ng 1 square inch uli, ang bottom, hindi na siya 14.7. So, yung pressure, kaya siya, yung air pressure, yung atmospheric pressure, kaya siya na humihina, okay, bumabawas pag nasa greater altitude ka na. Kasi sa ganito kasing principle, yan. Yan ang gusto kong palaging maintindihan nyo, yung mga principle. Bakit mahina ang pressure sa itaas at malakas ang pressure sa ibaba? Kasi nga yung air column na nandito, diba? Hindi na siya makakasama sa kwintahan. So, maumpisa na siya dito. Diba? So, I hope naintindihan nyo yan. So, ganito. Meron pang isa. Merong tinatawag tayong barometric pressure. Diba? So, alam ko, minsan na makakalito, diba? Minsan, makikita mo atmospheric pressure. Right? Minsan makikita mo barometric pressure sa problem. Bakit ganun? Bakit nag-iba-iba? So, kasi tinatawag naman siyang barometric pressure, guys, kasi that is an atmospheric pressure measured through barometer. So, dito galing dun sa device na pang-measure sa kanya, yung barometer. Kaya tinawag siyang barometric pressure. Pero atmospheric pressure pa rin yan. Kaya kung halimbawa itong barometer, dinala mo siya sa mataas na lugar. Yung 14.7 na atmospheric pressure, babawas yan. Diba? So, ganun din yung barometric
presyo. So, huwag kayo malito sa ganyan. Kaya tinawag na barometric kasi atmospheric pressure na minimeasure ng barometer. So, ganyan yun. So, ano naman yung barometer? Anong, bakit, paano siya nagme-measure yung barometer? So, yun ang gusto kong laging naituturo, na alalaman din nyo kung anong principle doon. Bakit, ano bang nagagawa ng barometer? Paano niya nami-measure yung pressure? Ganito yan, guys. Halimbawa, meron kang tube, di ba? Yung tube mo ay close dito sa bottom, open dyan sa top. So, lalagyan mo siya ng liquid. Okay, halimbawa kung ang liquid na ilalagay mo ay mercury, yung mercury, Hg is mercury, ang ibig sabihin niyan. Kailangan mo siya ng tube na 36 inches or more. Okay, hindi pwedeng mas mababa niyan kasi magkukulang ka dun sa hindi mo makukuha ng tama. So, anong ginagawa? Paano nakaroon ng measurement ang barometer? Ganito yan. Itong barometer, siyempre, tatakpan mo siya dyan ng daliri mo, ano? So, ito kasi, itong part na ito, yung taas ng barometer, yung open end, ilalagay mo yan dito sa basin na mayroon ding mercury. Okay? Ito ay basin, parang planggana, something ganyan, na mayroon din siyang mercury. Okay? So, ang gagawin mo dyan ay itutulnan mo yan, upside down mo yan, na hindi siya nababawasan, di ba? Kasi tinakpan mo siya. So, pag napatama mo na siya dyan, ang mangyayari dyan sa mercury, right? Bababa yan, guys. Bababa yan dito. Okay? Kasi, bakit? May bigat siya eh. Di ba? May bigat ito eh. So, yung weight niya, ipupush nyo yung bakante siya dito eh. Diba? Lalabas yan dito. Pupunta yan dito sa basin. Ayun, may limit yan. Hindi niya pwedeng lumabas siya dito buo. Kasi ito, close. Humaba vacuum ito. Ang ibig sabihin ng vacuum, walang laman, di ba? Walang pressure. So, pag dumating dun sa point na hindi niya nakayang daigin yung pressure nung weight nito, okay, ititigil na siya. Maliban na lang kung butasan mo yan dito. Pag binutasan mo yan dito, ano mangyari? Pasok yung air. Yung air pressure, yung weight ng air, okay, papasok siya dito. So, ipopush ng air yung mercury mo, ubos yan, hanggang magpantay yan dito sa baba. Pero dahil close siya dito, hindi siya lalabas, okay? Hindi siya uubos hanggang magkaroon siya ng sukat na 760 millimeter or 29.921 inches. So, bakit hindi siya bababa? Ganito kasi ang principle na naman yan. Sa labas ng mercury, eh, mayroong force due to atmospheric pressure, di ba? So, meron ditong 14.7 psi kung nandun tayo sa sea level. So, meron yung atmospheric pressure. So, yung pressure dito, okay, siya ang nagpipigil para maubos ito. Pag inalisan mo yan dito ng pressure, okay, siniro mo yan, lalabas din yan. Kasi mag-equilibrium. Ngayon, ang experiment, yung mercury, hanggang dyan lang siya sa 760. So, ibig sabihin, itong pressure ng mercury dito na yung bigat, hanggang dito. Yung bigat niya, okay, yung bigat ng 760 millimeter column ay equal sa pressure na sa labas kasi hindi na gumagalaw. Ang pag binawasan ko to, diba, ginawa ko tong 13 atmospheric pressure, pag dinala mo sa mataas na lugar, bababa din yan. Kasi ang pangontra sa kanya ay nabawas. Pero kung dadagdagan mo naman siya, halimbawa gawin mo siyang 16, anything na ano, hindi na siya atmosphere kasi ang atmosphere is 14.7. Pero kung halimbawa meron kang way na ilagay siya sa room, okay, sa isang room na ang pressure sa loob ng room ay more than 14 psi, tataas yan, pupush yan, itaas. So, ganun guys yung ibig sabihin. Kaya siguro naman alam niyo na yung ibig sabihin ng 14.7 psi
760 millimeter mercury or 29.1921 inch mercury. So ganun yan guys. Ngayon, ang pressure ay yung meron tayong alam na pressure gauge, di ba? Yung gauge pressure. At meron din tayong absolute pressure. Tinuro ko na sa inyo yung gauge pressure, yung nababasa sa pressure gauge, yung mga dial, may dial gauge yung... So kung hindi pa kayo nakakita, mag-search kayo sa YouTube or sa Google, sa Yahoo, mga pictures niya. Okay. Yung pressure gauge, pag binili mo yan, halimbawa, bumili ka ng pressure gauge sa tindahan, ano? Ang ano niyan, ang reading niyan ay zero. Bakit zero? Halimbawa, hindi mo pa siya nilalagay sa equipment, zero siya. Bakit? Kasi ang may butas yan eh. Yung may butas yung pressure gauge na yan dun sa, may basta may butas yan na pumapasok dun yung air or anumang fluid na gusto mong i-measure. Dahil kabibili mo lang sa kanya, okay, kabibili mo lang ng pressure gauge, ang pumapasok dun sa butas niya ay atmospheric air. Kaya zero siya. Zero ang gauge pressure niya. Pag nakabili ka ng pressure gauge na meron na agad pressure, ay mali yung ano niya, calibration. May reading na agad, mali yun. Dapat naka-zero siya. Ngayon guys, ang ibig ko naman to po yun dito sa figure na ito. Meron tayong atmospheric pressure, di ba? Andito. So, anything, okay? Anything, halimbawa, pag nag-read ka ng 5, PSI. Okay? Sa pressure gauge mo, or sabi natin ng 5 inch sa pressure gauge mo. Okay? Basta may reading na siya. Ibig sabihin niyan, above na siya sa atmospheric pressure. Okay? Doon sa gauge pressure ang pinag-uusapan natin. Halimbawa, ang reading niya 5, 10, 15, 20. Kahit PSI yan or millimeter mercury pa yan or inch mercury, ibig sabihin pag hindi na siya zero, right? Ibig sabihin yan ay may pressure yan. Above na yan sa atmospheric. Pero pag nag-negative naman, okay, yung mas mababa na reading guys sa atmospheric, halimbawa negative 5, okay, negative 10, negative 20, negative 25, ibig sabihin naman yan ay vacuum. Okay? Or, instead na negative, okay, ang sinasabi minsan ay 5 inch vacuum, 5 millimeter vacuum. Ngayon guys, ang gusto kong i-point out dito ay, ang lowest pressure na pwedeng ma-attain, yung zero absolute, okay, wala nang mas mababa pa dito sa zero, or sa 14.7 PSI vacuum or negative 14.7 PSI. So, yung negative, ibig sabihin niya ay vacuum. Okay. Or 29.92 inch mercury vacuum. Yun ang mga pinakamababang pressure na hindi na pwedeng lampasan pa. Okay. So, sana nagkakaintindihan tayo dyan. At kung meron kayong mga katanungan, ay mag-chat na lang kayo or mag-comment kayo dun sa ating page. Ngayon, mayroong question. Example mo tayo. How high will the mercury stand in the tube when the atmosphere pressure is 14.7 PSI? So, alimbawa, di ba, dati 14.7. So, alimbawa, ang pressure ay 14 PSI. Ilan ito? So, paano natin isasolve ito? Kasi ganito, di ba, ang sabi ko nga sa inyo, pag tumaas ito sa 14.7, tataas din niya. Pag bumaba ito sa 14.7, ang atmospheric dito, bababa din yan. Kasi lalabas yung ibang mercury dyan. Kasi mababa ang pressure eh. So lalabas siya. So pag mataas naman ang pressure, papasok siya. Yung ibang mercury dyan, kaya tataas siya. Ngayon punta tayo dun sa solution niya. Okay? So sabi dyan, how high will the mercury stand? So ganito yan. So, simple lang naman solution dyan. So, kukupitin mo lang yung pressure. So, pressure is, so, ang given ay 14 PSI, di ba? So, i-convert mo lang siya para makita mo kung anong value niyang height na yung mercury column. So,
Pwede na, pwede tayong gumamit ng inch of mercury. So, 29.921 inch of mercury, di ba? Per 14.7 psi. Di ba? Yung ano, yung conversion. So, PSI dito, PSI dyan, saan magka-cancel dyan? Ganun. At using calculator, magkakaroon ka dyan ng 28.5 inch of mercury column, di ba? So, lalagyan mo lagi siya ng kung anong column na ginagamit. Kasi kung tubig yan guys, iba, hindi yan 28.5 inches ang yan. So siguro sa ibang ano, i-discuss ko bakit. Yun muna sa ngayon, kung meron kayong mga suggestions, ay pakisulat na lamang o pakitype na sa comment section ng ating YouTube channel. Salamat!